Milyon-milyong tahanan at libo-libong sityo pa rin ang walang kuryente. Isa na dito ang Sityo Rawang, Barangay Tandang Kutso, Tanay Rizal. Matagal na silang nasa dilim. Pero, hindi na ngayon. Hanap buhay pag-asawani. Para po magkaroon po ng mga panggastos po ang mga anak. Ganyan sa pag-aaral po ng katilang module po. Kasi kinukulang din po kami sa aming kinikita. Actually, guro na ako dito ng 2016 as a multi-grade. Teacher ako ng kinder to grade 6. Minsan talaga ang mahirap dito dahil liblib, wala kang kuryente, wala kang signal. Actually, sabi ko, malilipat din ako. Pero meron ding kumakabig sa utak ko na huwag muna. Hanggat kaya mong huwag muna lumipat kasi ikaw yung pinakamalaking tulong so far sa mga bata. Talaga pong napakahirap. Ang maganda po sana kung ang pandemic na ito ay matapos na. Unang-una po noon, wala ditong ilaw kami dito po sa Rawang. Tapos tubig, mahirap po dito sa tubig. Nawang nagpapahirap yung pinansyal kasi walang trabaho. Mga paghihirap ko po noong mga panahon na wala pa kaming solar o liwanag ng buhay, napakadilim at nakakalungkot kasi may mga anak ka na nag-aaral, hindi makapag-aral, lalo po sa gabi. Ngayong pandemya, medyo mahirap yung communication sa amin kasi wala talagang signal, walang internet connection. So talagang kailangan mo silang puntahan sa kanilang mga bahay. Nang sa ganun, mamonitor mo yung kalalagayan ng mga mag-aaral. Isa sa mga napili namin na modality ay ang modular distance learning na kung saan ang mga modules, mga worksheet, mga answer sheet, mga self-learning materials, ito ay inihahatid namin sa mga community kiosks. Habang pinapasa po natin yung pagiging ilaw ng pag-asa or liwanag, mas lumiliwanag yung buhay at yung lugar. Wow. Actually, practice lang po yung para pinipindot. Yes! That time, ang may ilaw lang po dito ay mga siguro lahat mga 20%. Minsan, wala pa talaga yung kandila. So our hope po ay magbibigay electricity sa mga walang electricity, syempre. Dati, gumagamit sila ng ilaw na nagpapacharge pa sila sa baba, yung bigat ng battery. Nung dumating ang solar hook, talagang sobrang para sila nabunutan ng tinik. May ilaw na sila, nakalibre pa sila. Talagang liwanag sila ng buhay, solar hook at saka yung tanglaw. Maraming bagay po na solar hook na yan. Kasi nung wala pa po kami solar, gasera pa lang po ilaw namin. Siyempre, gas po yun. Ngayon, wala na pong mabiling gas. Dumating nga po si Sir Mark na nagparating ng liwanag sa buhay namin. Napaka ginhawa po ng may ilaw po maliwanag ang aming pamilya. Sobrang nakakagaan ng loob at nakakataba ng puso pag nakita mo yung nakakatulong talaga sa kanila sa gabi, yung ilaw, ganyan. Tapos, pag nakita mo yung mga ngiti nila, parang wala lahat ng pagod, parang gano'n. Ngayon, di ba, pandemic, grabe yung sitwasyon natin. And, lalo na yung bagong kalakaran ngayon ng DepEd, yung distance learning. So, modules lang dito sa community. So, ang goal ng Tanglaw Batch 2 is makapagbigay kami ng solar na may tatlo na yung ilaw para makatulong sa mga pamilya.
Digital means access to an energy for community. And it's a program that provides solar solution for vulnerable communities, either with poor access to energy, like living in urban areas, or with communities that are totally off-grid, like in the mountain and the islands. Seeing the COVID, we had also, thankfully, some authorization, let's say, from our donors to give a part of ourselves. So that's how it happened. So it was really timely that Mark contacted me through emails, like, just to know what we were doing, and then it was a match. I'm really amazed how such an NGO that is like just based with volunteer and that are not even full-time, they are so professional, and I really like the fact that they work very closely with the schools, and they have a very close relation with all the communities. So far, every time we came here in Sitio Rawang, it was always very easy to work with them, with the community members. Always work with community members when we do our operations. So we were still in contact through phone with the people living there. So we decided to activate for free all their system so they could have free energy at least during the pandemic. Starting now, this household who were totally off-grid and using candles, kerosene, benefit now from a solar kit with three lights that they can charge. Sobrang laking tulong sa kanila, sa buong pamilya, and sa mga anak nila na nakapagsagot na kahit gabi, ganyan. At hindi lang yun, kahit sa mga gawain nila sa pagkatrabaho, sa wali, sa pagluluto. Pangarap ko sa kanila na makita sila na sila-sila mismo nagtutulungan na, ganyan. Sila-sila na rin yung nag-initiate ng mga projects. Tapos makita na talaga nagagamit nila yung mga ilaw, yung pagkakaroon ng kuryente. Napaka-hawa pong kumilos, pag maliwanag po. Pati hirapan nga po namin kinaliwanag, pagkain namin. Masaya po mga anak ko kumakain. Sabi, nanay, napaka-ganda ng ating ilaw. Maraming salamat po sa Solar Hope, sa Ateco, gayon din sa Ingram, sa ipinagkaloob nyo sa aming solar sa mga mag-aaral namin dito sa Paralang Elementarya ng Rawang. Handa na ang Paralang Elementarya ng Rawang. Handa ang isip, handa ang bukas, sunulong Lurisan! I would like to thank all the team of Solar Hope and especially Mark as a founder, but also all the teachers from Rawang School for welcoming us in this studio, and really is all the coordination to make this project a success. Buong puso po kami nagpapasalamat in behalf ng Solar Hope sa lahat ng naging partners, sa lahat ng community champions na tumutulong sa amin, sa Rawang Elementary School, Ate Ko, Ingram, sa lahat po ng tumutulong sa amin. Patuloy po tayong maging ilaw ng pag-asa sa komunidad ng Rawang. Papasalamat po ako sa ating pong sponsor na Solar Hope at saka Ate Ko. Kasi po, tayo po ay nagkaroon ng liwanag dito sa Sitio Rawang. Marami pong salamat na nabigyan niyo po kami ng tulong dito sa aming sitio. Ang pangalan natin, kasi hindi na yung maalala ng mga susunod na generasyon. Pero yung mga ginawa natin, hindi na nila makakalimutan. Yung pag-apiat niya dito, dadalhin na yan ang community for the next year.